magbubulag bulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Hello! Magandang araw mga kababayan. So may nagpasa sa akin ng ano, ng video. Diba? Ito muna yung ano, uunahin ko na to kasi baka mamaya maboring na naman kayo sa susunod na nasasabihin ko about fair use na naman uli. So, unahin ko na to ha. Ang title ng video, sa Facebook to eh. Ngayon na ako naniniwala sa multo, happened Monday, September 3, 2023. So, ano ba yung description na itong ano? Description na itong video niya. Ngayon ako naniniwala sa multo, Atok Trail, Baguio City. Tingnan nga natin ano ba nangyari dito. Saan po kayo, ma'am? Scott Barrio? Sige pa. Ah, so pinapalabas niya dito. Ulitin nga natin, ulitin natin. Saan po kayo, ma'am? Scott Barrio? Sige pa. Multa ata yung nasakay ko ah! Ay, shit! Wala! Wala! Multo yung nasakay ko! Diyos ko! May sumakay kanina! Pero bakit nawala? Scott Barrio? Sige pa. Multa ata yung nasakay ko ah! Ay, shit! Wala! Multo yung nasakay ko! Diyos ko! May sumaki kanina!
May sumakay kanina. May sumakay kanina, pero bakit nawala? Scout Barrio sabi. May sumakay kanina, wala. Shit! So, tingnan nga natin yung ano yung profile nito. Ganito mag-investigate mga men ano. Tingnan natin yung profile nung nag-upload. So, taxi driver, may 6.8k followers. So, vlogger talaga to si Kuya. Vlogger talaga si Kuya. Gumagawa talaga siya ng videos. O, first clue, ano? May, ano? $17,000. O, ito yung kwento niya. Just to clear po, pagpasok po niya, una nagsabi ng Scout Barrio po kuya. After ko tanongin kung saan siya at inulit ko pong sinabi na Scout Barrio, sige po. Kaya kung mapapansin nyo, nung pagkatanong ko po kung saan po kayo ma'am, eh merong konting delay kasi pinakinggan ko muna siya. Meron kasing nag-comment na sabi, ako na mismo nagsabi, pupuntahan niya kaya walang nagsalita. Tagalog din po kasi way ng pagsabi niya kaya nadala na din ako siguro ng Tagalog na din magsalita. Kahit paggulat na gulat ako, di ko po kayo pinipilit paniwalaan niyo ako, nag-share lang po experience ko. So unang ang mga napapansin ko dito, todo siya paliwanag ng ano, todo siya paliwanag sa mga nagki-criticize do sa video niya. Ayun oh, hahalata naman peke kung may alam ka sa psychology about sa behavior ng tao. Kapag nagsisinungaling, di ka maniniwala dito, halata si Kuya for the clout, papansin. Hindi, I do agree doon. I do agree. Marami ako red flag na nakita eh. Although na hindi ko masyadong masabi, pero pipilitin ko mamaya ano, pagkarereakan ko na. Di ko naman sinasabing peke ang pagpaparamdam sa Baguio kasi marami akong alam na haunted stories about sa Baguio and naniniwala ko. Ang sinabi ko lang, itong ginawa ni Kuya ay scripted, pineke niya, period. Wala ako sa time mag-reply sa mga taga-Baguio dito na i-defend pa to. Parang alam na ni Ma'am ano, yung problem. 'Di ba? Minsan kasi pagka kin-criticize mo yung video, i-ano ng mga bobo na yung lugar ang problema, hindi yung lugar ang problema. Kundi yung ano, kundi yung video. Kaya nga sabi nga, hindi ko naman sinabing peke ang pagpaparamdam sa Baguio. Kasi hindi naman Baguio yung tinutukoy eh. Ako feel na feel ko to, nararamdaman ko to, na nararanasan ko araw-araw yan. Diba? Kasi marami ang alam na haunted story sa Baguio at naniniwala ako. Ang sinabi ko lang, itong ginawa ni Kuya scripted at pineke niya, period. Diba? Wala akong time mag-reply sa mga... Kasi minsan may magre-reply na taga-Baguio. Hindi, totoo po talagang may multo sa Baguio. Baguio yun, man eh. Hindi naman yung video ang pinag-uusapan. Ano ba? I'm so sorry kung emotional ako kasi nararanasan ko yan sa kakadibank sa mga ghost hunters sa Mindanao. Oh, may point daw sila, ano? Sabi dito, sa suot niya pa lang nung sumakay at di mo na aninag ang muka, di ka na agad nagduda. Oo nga, ano? Tama! Tama, I live near the place legit na maraming multo sa Luwakan Road and marami ding kwento sa amin mga nakakatanda. But ito, tinawanan ko na lang ang video na itong nakita ko. Kasali ba dito yan? Tapos nag-vlog na. Mabenta kasi ang chismis niya. In fairness, galing magsara ng pinto. Dapat may workshop din itong mga vlogger na to eh.
mukhang inaano ka ni Ma'am Paula siya na. Taha. Pag-aralan natin 'to sinabi nitong una. Ito naman, sabi ni Jewo Awini. Ang dashcam po sa taxi ay mostly sa rear mirror nakapwesto sa harap, sa may gitna, para kita po ang mukha ng pasahero for security purpose po. Para kita yung mukha ng mga sumakay. Sa video na to, sa gilid, nakapwesto at may mukha pa mismo ng driver. Boss, pinanood mo ba itong video ng buo? Malamang hindi. Kaya ganito comment mo, andyan sa video footage ng front cam, ng dash cam, yung para sa rear. Hindi po rare na nakaset naman sa likod. Kaso di na o nag atubiling kunin pa yung footage ng rear cam kasi malabo pag gabi. Come on. Di ba? Kasi daw malabo daw pag gabi. Ano sense pa ng ano mo ng anyway. Hindi, baka naman baka siguro wala night vision ano. Useless lang din ko isasama ko pa yun sa post. Baka mas lalo pa kayo mag-demand na sabihin, magpo-post ka na lang ng video, malabo pa. Kaya dyan nakapwesto yung cam ko dahil cellphone ko talaga yan. Try mo panoorin yung ibang video sa profile ko. Ano yun? Useless lang din ko isasama ko dyan sa post ko. Try mo panoorin yung mga ibang video profile ko pero di kita pipilitin dyan at dyan ever since nakapwesto yan. Baka sabihin mo naman, bakit di ko pinwesto sa bandang rear view mirror? Boss, tinry ko na dati pero di ko tinry kasi destructive siya. Hindi naman pwede na mas mababa siya sa rear mirror kasi mas lalong destructive din. Kaya dyan ko pinwesto kasi pasok siya sa law. At alam ko hindi ako huhulihin ng LTO dyan. Gets po. Masyado siyang defensive sa ano niya. Ano? Dito pa nga lang nagpapaliwanag siya lagi eh. Tsaka ba't daw Tagalog? Eh, kung local yun doon. Oo nga naman, ano? Pero sinasabi niya dito, Tagalog daw kasi yung, ano, yung pagkakasabi. Kaya Tagalog na din ang salita niya. Pero may, ano daw, may catch kasi doon eh. Naging defensive ka doon sa part na yun eh. Pwede ko kasing isipin, bagamat hindi ko naman sinasabing yun, ano? Pero pwede ko kasing isipin na kaya mo tinagalog para doon sa mas maraming viewer na manonood. Yun, pwede yun, ano? Pero, hindi. Panoorin uli natin yung video. Diba? Para maliwanagan tayo. Para fair naman. Ito yung mga nakikita ako ditong feeling ko mali, no? Ang tanong ko ganito, itong pagbi-video mo sa cellphone, sabi niya kasi cellphone daw itong video na to eh. Ang tanong ko, ang pagbi-video mo ba sa cellphone na to ay continuous lamang? Continuous ba yung pagbi-video mo sa cellphone na to? Pwede kasi mangyari continuous yan, tapos kakatin mo na lang yung video do sa time na may pumara na. Kasi nga naman, ang boring nga naman nun kung halimbawa, all throughout the gabi, diba, nagvi-video ka na, boring yun. Diba? Boring yun. So, ikakat mo na. Ito naman pangalawang tanong ko. Lahat ba ng mga pasahero may binibideo mo ng ganyan? Pwede ka magkaroon ng violation sa Privacy Act niyan. Kung ganyan nga ginagawa, kung nakasanayan mo na na ano, na binivideohan. Paano kung halimbawa magandang babae yung sasakay or magandang ano, 'di ba? Or ayaw ipaalam nung tao na nandiyan siya na sasakay. Red flag number 2. 'Di ba? Nagvi-video ka na walang pahintulot sa pasahero mo. Let's say feeling mo nga totoo yung ano, totoo yung pagsakay mo diyan. Bakit binivideo mo na? May permiso ka ba? Kahit pa sabihin mong hindi mo ipapublic yung video eh. Diba? Kahit pa sabihin mong hindi mo ipapublic yung video, bakit ka nagvi-video sa mga pasahero mo? Eh, bawal yun. Hindi pwede yun. Diba?
cellphone pa ang gamit mo. Pero kung CCTV dashcam, eh pero di, yung argument pwede naman sabihin na anong difference kung cellphone ang i-video ko at cellphone at dashcam naman yung nagbi-video, anong difference? Hindi kasi sa cellphone kasi pwede mong i-share anytime yan eh. Pag sa cellphone mo binidyohan eh. Pero ano ha, calling Sir Irv Shubal, ano ba 'yon? Alam ko may violation 'yun eh. Pag binidyo mo lahat ng yung mga sasakay sa iyo. On the other hand naman, may mga gumagawa niya CCTV naman sa ano sa CCTV naman sa mga public transport. Eh public transport naman si Kuya sa taxi. Paliwanagan niyo po ako ha sa comment section. 'Di ba? Pero kung cellphone mo yung ipapang video mo, tingin ko parang may ano ka na doon eh, may layunin ka na doon eh kung cellphone. Kasi unang-una, 'di ba, sinabi mo pinagmalaki mo. Ganyan po talaga ako mag-video kasi vlogger ako. O may permiso ka ba diyan sa mga tao na 'yan na videohan sila? 'Di ba? Sasabihin niyo, hindi nasa public place naman 'yan, bungo eh, katulad ng sinasabi mo, nasa public, 'di ba? No, iba ang privacy ng tao. 'Di ba? Hindi naman sinadya ng tao na pumunta siya diyan sa taxi mo para makita siya ng buong mundo eh. Unlike yung mga videos na nire-reakan ko, dinisign talaga 'yon para panoorin ng buong mundo. 'Di ba? May mga tao kasi na kahit na lumalabas ng bahay yan, ayaw niya siyang ano, videohan, wag mo kong videohan, 'di ba? May mga ganon. Eh yung video na nire-reakan ko kasi sinasadya niyong ilagay sa public 'yan para mapanood naming lahat. 'Di ba? Nagigets niyo kasi minsan 'yan din ang ipapangbara sa akin. Hindi, sinasabi mo na sa public eh. Eh di pwedeng ano eh, nasa public kasi 'yan. No. 'Di ba? Magkaiba 'yon. Hindi naman gusto nung pasahero na iano siya eh kayo, yung video niyo gusto niyo mapanood ng lahat 'yon, 'di ba? Kaya niyo in-upload. Anyway, magputuloy natin ano. Dito tayo mag-start, mukhang ni-replay to eh. Parang pinakita yung dashcam kasi. So dito daw di umano pumara. Sa dito, ito yung papakita yung dashcam ha. Ito daw yung dashcam ano. Oh, banda dito daw pumara. Oh, pumara daw dyan. I don't know bakit may papara dyan sa lugar na yan. Hindi ko alam kung anong purpose. Hindi, malay mo, binaba siya dyan. Nag-away sila ng kasama niya sa kotse. Tapos dyan siya binaba. Ano? Parang, bahala ka na, dyan ka na. Tapos nag-taxi na lang si ate. Diba? Then, ito na yung video na yon. Mapapansin nyo, sa kanan pumara, baka sa kaliwa sumakay. Nakamirror po kasi yung ano eh. Nakamirror po kasi yung camera niya eh. Ano ba ang indikasyon na ito'y mirror? Kasi wala namang right-hand drive sa Pilipinas eh. Diba? So nasa left dapat yung manibela eh. Dahil nakamirror, right-hand drive na lalabas yung ano yung kotse. Saan po kayo, ma'am? Scott Barrio? Sige pa. Walang nakita pumasok sa... Saan daw? Saan po kayo, ma'am? Scott Barrio? Sige pa. Walang makitang pumasok sa dashcam ko. Dashcam niya daw. Akala ko ba cellphone mo yan? Ang sabi mo doon sa comment, cellphone mo yan, di ba? Ngayon, dashcam na yung camera. Red flag number 3. Ayun ang sabi niya. Sa dashcam ko. Tapos sabi mo, ano pala, cellphone pala yung gamit mo. Di ba? Maraming inconsistency min eh. Babae siya, di ko na masyado napansin ang mukha dahil na din sa puyat ko. Pero tandang-tanda ko damit niya, more on white na merong mga violet. Sabi na nag-comment, ano, nakita na nga yung ano eh, nakita mo na nga yung, ano, hindi ka pa nagduda. Pero anyway, syempre hindi mo na may isipin yun, let's say puyat nga naman, ano.
di ba? Dito yung ano, dito pumasok yung pagiging terrible actor mo. Yung kasi ako, halimbawa, let's say ako ano, kayo. Pag ano, hindi na ako dadaldal ng dada. Alam ko naman wala akong kausap sa loob eh. Siguro sasabihin ko, sana yun. Yun lang. Pero yung hina-highlight mo min dito eh, tinan mo ha. Ala? Yes ko po. Wala. Multa ata yung nasakay ko ah. Ay, shit. Wala. Wala. Multo yung nasakay ko. Diyos ko. May sumakay kanina. May sumakay kanina. Diba ngayon, kinikwento mo na. Kinikwento mo. Dito ka nagkakamali, men eh. Yung kinikwento mo, may sumakay kanina. May umano. Dahil nakita naman sa camera mo yun eh. Hindi ano, hindi siya convincing. The way ka magkwento, kinikwento mo na, binavalidate mo na yung ano eh, yung nangyari eh. May sumakay kanina, pero bakit nawala? O, ulit-ulitin niya pa yun, di ba? Hanggang dito. Diyos ko! May sumakay kanina! May sumakay kanina. May sumakay kanina, pero bakit nawala? Scout Barrio sabi. May sumakay kanina, wala. Paulit-ulit kami ni. Parang excited ka talagang ipaalam sa amin mga nanonood na may sumakay. Dahil ang nga naman, vlogger ka nga naman ano. Kasama 'yun kasi sa pwedeng silipin diyan sa ginawa mo eh. Diba yung pero the way na paulit-ulitin mo yung sinasabi mo, men? Parang... Shit! Hindi, para sa akin ano, kung tatanungin mo ako, totoo ba yan o hindi? Hindi ko alam. Pero nasa 80% na hindi totoo. Para sa akin ha. Gagamitin ko, hindi ako magiging objective. Gagawin ko subjective, para sa akin hindi totoo. Kasi hindi... May something talaga na mali doon sa ginawa niya eh. Kung tatanong ano yung mali na yun, hindi ko alam. Pero para sa akin talagang hindi. Kasi yung hindi ganun yung ano yung meron talagang mali. Meron talagang mali. Eh, ba't mo ulit-ulitin yun, men, di ba? Ay, meron talagang mali. Meron sumakay, may ano. Di ba napapansin ko yan, di ba? Magwa one year na akong, actually one year na nga yata na ako nagre-react sa mga Peking Ghost Hunters. Kung ano yung nakikita ko sa mga Peking Ghost Hunters, yun na nakikita ko sa kanya eh. Diba? Lalo na si Kuya Red, yung laging nire-review, halimbawa may nangyaring kababalagan, tapos i-review. Ganito. May nakita tayo dito, diba pare? Ganyan si Kuya Red eh. Diba? Parang ganyan din si Kuya na, kanina may sumakay. May, ano, diba? Tapos ulit-ulitin niya yon, parang... Mini-make sure niya talaga na magigets ng mga viewers niya yung napapanood sa kanya. Kayo, bahala kayo, no? Ako hindi ako naniniwala. Kayo, naniniwala kayo? Hindi, wala naman masama kung maniwala kayo. Actually nga, mas may credibility pong paniwalaan niya kaysa sa mga Peking Ghost Hunters ng Mindanao, eh. Anyway, yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye.